Alam niyo, sa ating lakbayin, kung minsan may mga stop, may mga panahon na kailangan mong tumigil, may mga panahon na kailangan mong magpatuloy. Ganun din yung nangyari sa kwento ng aming buhay. Bog Lagmay, I'm from Rojas, Isabela. Doon ako lumaki. And I'm also an OFW. I've been an OFW for 4 years. Ako si Margie Lagmay, asawa ni Pastor Bong Lagmay. I'm a dentist by profession. Pinagpala naman ang aking asawa na nakaalis. Pero bilang isang nanay, napakahirap na erase yung tatlong mga anak kasi meron kaming grade 3 lang yung aking panganay. Yung aking pangalawa is 5 years old. Yung aking bunso, 1 year old lamang. Napakahirap, lalo na kapag kayong mga anak mo maliliit. At makakausap mo na lang sila sa Skype. I want to embrace them. Yung unang-unang uwi ko sa dito sa Pilipinas, pinakamasaya ay nung nagkita kami sa airport. Na malungkot ako. Bakit? Yung bunso na anak ko si Darlene, ayaw niya sa akin. Ayaw niyang yumakap. Dahil ang alam niyang tatay, yung nasa Skype. Habang lumalaki kasi yung mga bata, ang dami ng pangangailangan. Yung kailangan talaga nila ang tatay. Sabi ko, tawagan nyo na si daddy. Parang pagalit akong ganun. Tawagan nyo na si daddy, pauwi nyo na. Dumating yung point. Sabi niya, uwi na ako. Actually, ang nangyari ay naapektuhan tayo sa downsizing. Now, maraming mga company na nag-offer sa akin ng mas mataas na sweldo. So ang plan ngayon, babalik ako sa Pilipinas and then prepare my children at my family visa. Ang aking mga anak ay pwede kong dalhin sa United Arab Emirates, pati na rin yung aking asawa. Kaya nung ako'y narito, 2010, then I met a friend. No? Ang pangalan niya ay Mark Ritchie. Siya ay isang missionary. No? Nung aming pagbisita, meron siyang inoffer sa amin. At sabi niya sa akin, "The Lord spoke to me na ikaw ang papalit sa akin. Bagay na hindi ko inisip, ni sa panaginip." Sabi ko sa kanya, "I'm not a pastor." Ang sabi ko, "Eto ba talaga yung yung pupuntahan naming direction?" Parang sinasabi sa akin na, "If you love me," sabi ng Panginoon, "follow what I command." I have to consult my lolos, mga uncles who have been in the ministry for quite long, no? Sabi nila, "The Lord is calling you. Now, move on and obey the Lord." Kaya lahat ng ito ay we made a decision. It is a decision of the family. Maliwanag ito na the Lord is leading us into the ministry. Okay, sabi ko sa mga anak ko, "Maghanda kayo. Pupunta tayo sa Maynila and buy anything you want. Your shoes, your dress. Dahil lilipat na tayo sa pastoral house." On our way back, no, we met an accident. Binangga kami ng isang sasakyan. Lahat, nung na-aksidente kami lahat, dugo-dugo yung aking mga anak. Isang anak ko, yung aking youngest, yun ang nabali yung kanyang paa. We made the decision, but here comes an accident. Tapos nag-isip ako, sabi ko, baka hindi na matutuloy na kukunin namin yung ministry. Parang mag-give up na kami. Habang ini-evaluate namin ito, the Lord was saying, with a small voice, "I was there in the accident." Yung decision ng doktor sa anak ko, may 2 options. Ooperahan siya para lagyan siya ng bakal. Kaya lang, ang sabi ng doktor, naniniwala siya sa bone recovery. So yun, nag-agree kami na simentuhin na lang siya. Nung makakalakad na siya, sinundo ko siya sa school, naglalakad. Naglalakad siya pa ganun. Sinusundan siya ng 5 niyang mga kaklase, naglalakad. Ginagaya siya. Hindi ko siya matanggap. So what I did, I ran. Binuhat ko siya. Dinala ko siya sa bahay. So I prayed and prayed. And I begin to weep and weep and cry. So one time, tumatakbo siya dahil nasa church na kami. No? And then I was observing her. So nung tinignan ko yung kanyang leg, pumantay na siya. Pareho na. My daughter was totally healed. And that accident
has changed my perception about serving the Almighty. Now, begin to trust me. I will provide for you. Dubai, kalimutan mo na yun. I am the God who gave you life. I am the God of provisions. Ako rin, namamangha kung paano ginagawa ng Panginoon yung pagsusupply niya sa amin. So magmula noong tinawag na ako ng Diyos, I have seen a lot of images and pictures kung ano yung nais ng Diyos. I want to say this, when there is a vision, there is a provision. Ito pa rin ang isang bersikulo na isang pinangangatawanan namin, that my God shall supply all your needs according to His riches in glory.